Hi guys! Andito na naman tayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, and share. At syempre, ito na nga. Nakita nyo naman, nahulog ako. Ay, hindi pala. Wala pa dyan. Tapos na akong mahulog, pero buti na lang, hindi sa maling tao. Anyway, ito na nga. Nahulog ako sa hagdan. Kita nyo naman. Ouch! Masakit yan. Naka-shock situation ako. Hindi ako gumagalaw. Kasi pag gumalaw ako, natatakot ako na baka lalo pa akong masaktan. Alam mo yung bugbog ka na, lalo ka pang mabubugbog. Masakit kaya yung ganun, no? Pero, syempre, kailangan natin ng first aid or paano nga ba natin ito masosolusyonan. Syempre, kung alam mo naman nasaktan ka na, huwag mo nang dagdagan pa. Isipin mo, kailangan mo mag-cool down kapag sobrang sakit na talaga. Paano? Syempre, mag-stay ka lang kung saang posisyon ka. Kung na-injured ka, gumulong ka, ganyan, ganyan, ganyan. So, ayun na nga, ang experience ko this day ay nahulog ako sa hagdan. So, instead naman laban, hinayaan ko na lang na mag-fall ako ng tuluyan. Naalala ko before, merong isang insidente sa isang trail running race. Tapos, nahulog din ako, nadulas ako, pero instead nga na mahulog ako ng tuluyan at mas malaki yung injury na masapitin ko, ang ginawa ko, nagpatihulog na lang ako at nagpagulong-gulong. So, ang nakuha ko lang galos at instead na pinangkontra ko yung kamay ko, pinangtungkod ko, hindi naman ako nabalian or something. Galos lang talaga, dulot ng pagulong. Pero, ayun na nga, sabi ko nga sa inyo, huwag nyo nang panlalabanan, huwag nyo nang hahayaan na labanan pa ng inyong sarili, yung forces of nature, pag sinabi ng ganito ang dapat na mangyari, hayaan nyo na lang minsan. Minsan kasi, minsan pwede rin naman natin kontrahin. Kailangan lang mas mabilis tayo mag-isip kung saan nga ba tayo mas magiging okay. Pag nanlaban or nag-go with the flow. For this experience, mas okay na mag-go with the flow kesa lumaban. Ayun nga, buti na lang andyan sa Bebel Labs para bigyan ako ng cold shock water. Shock na shock ang aking paa at medyo na-relax ako dyan. Talagang na-relax. Mga 30 minutes nandyan lang ako sa labas. Tapos maya-maya nakapasok din naman ako. Pero itong manok mo to, grabe, nahagad-hagad ako. So buti na lang andyan sa Bebel Labs para harangan kasi malaki siya singlaki ng puso niya. Boom! Actually, this past few days, palagi akong na-injured, palagi akong nasasaktan, at palagi akong may sakit. Ewan ko ba, bakit ba ang pain lapitin ako? So, naisip ko, ngayon lang actually, habang nagko-voice record ako ng mga sasabihin ko sa video na ito. Well, naisip ko baka itinuturo sa akin ng kapalaran na okay lang yan, dayat, palaging merong may mas... palaging may mas sasakit pa sa nararamdaman mong sakit ngayon. So, kung na-overcome mo tong sakit na to, hayaan mo, susunod meron pa uli. Na ang pain ay tuloy-tuloy lang and that's the new normal. Parang to nga eh, no? Okay, life, sige, makikinig ako sa'yo kung yun yung gusto mong ituro sa akin. Pero life, please, pakiusap ko lang, huwag naman lagi. Kota na ako eh, lagi na lang masakit. Kung hindi naman sakit, magkakasakit ng physical, nasasaktan, nai-injured, nasusugatan, sumasabit, nagagasgas, abay talaga naman kuan. Kanina po paulit na ulit na sinasabi, okay lang ma-fall at hayaan mong magtuloy-tuloy kang ma-fall basta sa tamang tao. Tulad niya. Lagi na lang siya yung sumasakip sa akin, parang knight in shining armor talaga. Alam mo yung palagi na lang akong padamsel in distress. Ang dami-dami kong iniisip na kung ano-ano, mga problema, bla bla bla. Pero pag andyan siya, lagi na lang akong nagagamot. Lanan, dyan siya, binibigay niya yung mga first aid. Ayan na naman, o, diba? Additional cold shock. Dagdagan pa natin yung ice kasi kanina parang bitin naman. Anyway, ito na nga. Natutuwa ako kasi... Alam mo yun, dati hiniling ko lang naman sa Diyos, bigyan ako ng hamburger na may kasama, french fries. Pero nagulat na lang ako ang binigay ni Lord, wow, quarter pounder. Tapos buy one take one pa. Kasi ganun kabigat si Baby Love. So yung quarter pounder naging one half pounder. So again, nandito na naman tayo for the healing process or gamutan process, first aid process. Pero ayun na nga, uy may pupo, sorry, hindi ko sinasadya ipakita sa inyo yung pupo ni Tabi, kaya lang di namin madakot agad dahil nga diba nakita nyo na nga, injured na nga. Anyway, ayun na nga, ano bang take away ko sa
ganap ngayon today. Sabi nga nila sa takbuhan, it's on Strava or it did not happen. Ngayon naman, eto sa sa experience na to, it's on YouTube or it did not happen. It's YouTube nga pala, YouTube nga raw. So, it's on YouTube or it did not happen. Tinry ko lang i-video yung experience ko nito. Kasi malay nyo, pagtanda ko, tatawan-tawanan ko na lang yung sarili ko sa mga katangang pinagagawa ko. Okay lang ma-fall, pero minsan pwede naman maiwasan yung mga aksidente tulad nito. Please like, subscribe, share.